Hello mga katropatids! Ako muli si Teacher Daisy Abinuhar, ang inyong kaguro, katropa at kapatid sa hanap buhay. So ang gagawin ko po ngayon ay tutorial video tungkol sa paggawa ng ECCD checklist. Kasi meron po tayong mga newly hired teachers na nag-PPM po sa akin kung paano daw po ikakandap ang ECCD checklist. So meron po ako ditong manual. Ayan, may nakuha po akong manual kung paano po mag-kandak ng ECCD. Mula po ito sa aming seminar. Ayan. So nakalagay po dyan yung kailangan na physical conditions. So nakalagay dito, kailangan po ay well-lighted and well-ventilated po yung ating gagamitin na room. At kung nasa labas naman po, dapat po ay flat po yung surface kasi baka madapa naman yung ating mga bata. And then nandito po yung standard procedures. Ayan. So huwag mag-alala kasi ibibigay ko po sa inyo ng complete yung manual kapag kayo po ay nangangailangan nito. And then andito yung administration time. Ayan. And then andito yung fundamentals in administration. Ayan. Tapos nakalist din po dyan yung mga kailangan na materials. Ayan. Yan po yung mga materials na kailangan. And then, nandito yung administration and scoring. Nakalagay din po yan. And then, dito po, andito po kung paano ang pagkocompute ng age ng ating bata. So, andyan yung year, month, and day. So, ang ginawa ko is gumawa ko ng table for pupils age para hindi tayo mahirapan mag-compute. Yun ang aking tulong sa inyo. So, ito po ipapakita ko. Yan. Yan po ang aking table for pupils age. So, nakalagay dito ang month and year ng kanilang birthday and then nandito po yung corresponding age niya. So, the following year, ang gagawin nyo lang, i-adjust nyo lang po yung year para hindi po kayo magkamali. Yan. So, yan po yung age ng mga bata. No need to compute. Then, pagka tayo po ay nag-administer na sa bawat item, kapag ka po nagawa ng bata or na-perform niya yung activity or nasagutan ng tama, lalagyan lang natin ng check yung corresponding item. And then kapag hindi niya na-perform or hindi niya nasagutan ng tama, lagyan lang natin ng hyphen. Ayan. And take note, hindi po tayo magsasabi ng, ay, hindi mo nagawa, ay, mali ka, or, well, tama ka. Hindi po tayo magko-comment ng ganon kasi kapag sinabi nating tama ang kanyang ginawa, the following year, the following assessment sa end of the school year, yun na yun yung kanyang gagawin. Kasi alam niyang tama. Or pag sinabi mong mali, magkakaroon na siya ng hesitation kung gagawin pa niya yung kasunod na activity na ipinapagawa mo. So huwag tayo magsasabi na tama or mali yung ginawa or sinagot ng bata. But then, kailangan meron tayong mga phrases kapag ka sila ay nakagawa, tama man o mali, sasabihin natin good job. Para naman ma-encourage siya na mag-perform pa sa mga susunod na activities na ipapagawa. Then kapag ka po, ayan, nagpapakita po yung bata na parang hesitant na siyang gumawa, i-encourage lang natin na gumawa pa po siya in a gentle way. Ayan, nakalagay po dyan. Tapos, kapag ka po nagpapakita yung bata na not feeling well na siya or hindi na nakikipag-cooperate yung bata, pwede nating i-postpone po yung evaluation. Ayan, dito po, deferring the evaluation. Pwede pong i-postpone kapag ka nagpapakita po ang bata nitong dalawang ito. Ayan. And dito po yung manual. So ito po yung kaibahan doon sa ating mismong checklist. Kasi dito sa ating checklist, ayan, itong ating checklist, wala na nakalagay dyan na materials na gagamitin. Di po ba? Nakalagay na lang ay beginning of school year and end of school year. And then lagyan mo ng check or hyphen yung corresponding column.
dito sa manual, talaga naka-specify kung paano natin i-conduct. Katulad ng item number 1 sa gross motor. Ayan. Climbs on chair or other elevated piece or furniture like a bed without help. So, pwede dito, ang mangyari ay parental report. So, hindi mo na siya kailangan na paakyatin talaga sa bed. Yan. So, nakalagay dyan kung ano ba talaga, kailan ba needed ang parental report or talaga bang ipa-perform sa bata at kung ano ang material na gagamitin. So, nakalagay po siya sa manual. And then, syempre, kapag halimbawang na-perform ng bata, dito sa corresponding column, lagyan mo ng check. Kapag hindi niya na-perform, lagyan mo ng hyphen. Yan. So, gross motor domain pa lang po ito. So, sa mga susunod po na domain, ganun din po yung gagawin. Titignan mo lang kung nagawa ba ng bata, lagyan ng check. Kapag hindi, ay hyphen. Ayan. So, meron po tayo, ito po yung actual na checklist. So, meron po tayo ditong gross motor, fine motor, self-help, receptive, expressive, cognitive, socio-emotional, ayan po. Ayan ang kanyang mga domains. Tapos, ayan. So, ganito po yung kanyang tsura. Ayan po. So, kailangan, fill upan po natin yung mga kailangang data dito. Ayan. So, ito po. And kapag ka po yun ay natin nang na lagyan ng check or hyphen, katulad nito. Yan. So, mangyari, sasagutan na natin itong dito sa, yan, dito sa summary. Summary of assessment, sasagutan mo na siya. Itong RS stands for raw score. Itong SC stands for scaled score. So, meron dito, for instance, tago lang natin yung name ng bata kasi bawal. So, meron po ako dito, ipapakita ko. So, itong batang ito, ang birthday niya ay January 3. Yan. So, ang January 3, 2014, ang edad niya ay 5.5. Yan. 5.5. So, kapag 5.5, meron naman din tayong corresponding na tinginan. Yan. So, meron dito, dito siya nagfo-fall sa ages 5.1 to 5.11. So, dito ka ngayon titingin ng kanyang scaled score. Yan. So, dito, ito po yung mga raw score ng bawat domain. Dito. Ito po ang kanyang scaled score. So, for instance, sa batang ito, yan, dito, sa kanyang gross motor, ang kanyang nakuhang raw score ay 12. Yan, 12. So, tignan natin. 12. So, andito siya. Gross motor, 12. So, nandito siya, 12. So, ang kanyang scaled score ay 7. So, ilalagay mo ngayon dito, 7. So, 12, 7. Ayan. So, ganito po. Ito siya, oh. 12, 7. Tapos, dito sa kanyang, ayan, tignan nyo, nakalagay dyan, 12, 7. And then, nakalagay AD. Ano ba yung AD? Average development. O saan naman po yung nakikita? Nandyan din po sa manual. So, wag po kayong mag-alala. Nandyan din po yan sa manual. Ayan po, oh, nakalagay. Ayan. Diba? 7 to 13 average development. So, doon po siya nag-fall. And then, ang kanyang fine motor. So, dito po, sa kanyang fine motor, ang kanyang raw score ay 9. So, ang kanyang scaled score ay 8. Tignan natin kung tama ba. Ayan. Ang nakuha niya ay 9.
Ayan. So, dito po yung kanyang 9. Diba? So, ang kanyang scale score ay 8. Ayan. So, nakalagay dito sa kanyang dito, ayan, 9, 8. Diba? 9, and then scale score 8. Sa kanyang self-help, ayan, tignan niyo po ang kanyang self-help. Sa kanyang self-help ay 10. 10. Ang kanyang 10 ang kanyang raw score sa kanyang self-help. Ayan, nasaan na yun? Ayan, 10. So, titignan mo siya dito. 10 ang kanyang self-help. Ayan, tignan niyo po. 0 to 19 ay 2. Ayan, sa self-help, 25. Ayan, 25 yung kanyang score. 25. Tignan natin yung 25. Ayan. So, ang 25, 10. Ang kanyang scaled score. Ayan. So, nakalagay, 25 raw score, and then 10 ang scaled score. So, ang interpretation nun ay average development. Ayan. So, ilalagay mo din dito sa likod. Ayan, 25, 10. 25 ang raw score, 10 ang scaled score. Pagdating po sa receptive, ayan, sa receptive niya, ayan, andito po ang receptive. So, ang kanyang nakuha ay 4. 4 ang kanyang raw score. So, titignan natin dito sa tinginan. Ayan, 4. So, ayan po ang 4 na raw score sa receptive. So, ang scaled score ay 8. So, ilalagay mo siya dito. 4 and then 8 ang kanyang scaled score. And then, ang interpretation on average development. And then, sa expressive. Yan. So, kasunod dito ay expressive. So, ito po siya. Ito po siya. Ito po yun, ha. Ito po yun sa inyong actual na checklist. So, sa kanyang receptive, expressive pala, yan, nakakuha siya ng 5 na raw score. So, yun yung kanyang items na nagawa. 5. So, tignan natin dito. 5. Expressive po yun, ha. So, 0 to 7. So, dito siya na kapasok sa bracket na ito kasi 5 siya. So, ang kanyang scaled score ay 5. Yan. Ito po siya. So, expressive. So, 5 ang kanyang raw score. 5 din ang kanyang scaled score. And then, slight delay. SD. Ayan. So, ilalagay mo din po yun dito. Ayan, tignan niyo po. And then, pagdating po sa kanyang cognitive. Ayan. Sa kanyang cognitive, ang kanyang score ay 20. Ayan, 20. So, ang kanyang scaled score ay 12. Tignan natin kung tama. 20 ang kanyang cognitive na raw score. And then, 12 ang kanyang scaled score. Yan. Yun ay average development. So, ilalagay mo siya dito. Average development, AD. Tapos, socio-emotional, yung pinakahuling domain. Ayan, nakuha niya ay 12. 12 ang kanyang raw score. Ay, 22. Ayan, 22. Ito po, socio-emotional, 22. Titignan mo kanyang skilled score ay 10. Ayan. So, 22, 10. Average development. So, nakalagay din po yan dito sa ibaba. Ayan, 22. Tapos, pagkatapos doon, ay i-add mo na yung mga scaled score. I-add mo yan. 7 plus 8 plus 10 plus 8 plus 5 plus 12 plus 10 equals 60. So, ang sum of the scaled score ay 60. Saan natin nakuha ang 82? Titignan natin yung ating
tinginan. Ayan. So, dito po yun. Ayan. Ito yung kanyang tinginan ng standard score. Ayan. So, ang kanya pong score ay, ang kanya pong sum ng skilled score ay 60. So, nasaan ang 60? Ito po ang 60. So, ang kanya pong standard score ay 82. Ayan. Kaya po, nakakuha tayo ng 82. Ang sum of skilled score, so ang kanyang standard score ay 82. At yan ay AD nakalagay kasi average development. Yan po. So, ganito po ang pag-accomplish niyan. So, dito mo ilalagay ang raw score, dito ang skilled score, and then kapag ka nalagay mo na lahat ng skilled score, i-total mo, ilagay mo dito. Tapos, hahanapin mo na yung standard score doon sa ating tinginan. Huwag mag-alala kasi meron po yung tinginan. And then, dito po ilagay ang interpretation sa standard score. Okay, maliwanag po. Ang interpret po dito ay yung standard score. So, in this case, ang nakalagay dito is 82 ang kanyang standard score. So, nakalagay dito ay average development. And then, papipirmahan sa parents. And then, ito pong EOC, end of school year. So, yan po ay kakandak natin pagpatapos na po yung klase. Yan. So, i-check mo ulit yung iyong ECCD checklist. Dito naman sa column ng EOC. And then, procedure ay ganun din po na gagawin sa beginning of school year. Hanapin yung raw score, scaled score, and then add yung scaled score para makuha yung sum. And then, pag nakuha na yung sum, hanapin may equivalent standard score noon. And then, interpret ulit. So, ganun po ang paggawa ng ECCD checklist. Don't worry po, yung mga nangangailangan po ng manual ay makakakuha po kayo sa ating mga kindergarten group or mag-message po kayo sa akin. Ayan. Join po kayo sa aking FB group na IMs by Teacher Daisy. Thank you!